que vou na rua. Waga panay daw ma saglit lang na uhaw ako ma'am. Taasun pagid para asun pagid. Magandang gabi, ano pangalan? Po. Si Emily Nasis. Anong planeta si Madam Emily? Ano pa, DJ? Anong planeta ka? Ay, Singapore! From Iloilo. I'm Ilongga po. Parehas name mo. Ay? Ilocano ako. Ilocano. Nakakain ka na ba? Tapos na po. Katatapos lang po ng trabaho. Mag-alas 12 na. Katatapos lang magtrabaho. Ay, tinakpanan. Ay, oo. Grabe, DJ. Kasi all around yung trabaho ko. Tapos may alaga pa akong matanda. Ay. Anong all around trabaho mo? Masabi mong all around trabaho mo? Ano buong bahay mo? Inikot-ikot mo? Ganon? Araw yan, mula 5 a.m. hanggang alas 11 ng gabi, Grabe. All around. Kaya pala mula na, kusina, kwarto, sala, lahat-lahat, all around. Kaya pala nangangayat ka eh. Ay, syempre. Ganyan talaga pag mga single. Single, guros, pero ready to mingle. Single, ma'am, siguro. Jingle bells. Si Miss Emily Nasis. Ilang taon na, ma'am? I'm 36 po. 36, so. Tapos ikaw sa Singapore, probinsya mo Iloilo? Yes. Mga Ilongga daw, gwapa, no? Gwapa daw, hindi man ko magpati. Mabuot, guro. Ikaw lang gwapo. Buot tot, siguro. Buot yung katulog, Buot o tot, siguro. Bay lang ng utot, hindi lang magtai. Ano ang paglingkod ko sa iyo ngayong panahon ng Pasko? Ay, kung anong pwede dira Anong pwede gawin dito sa live? Sabi ko nga sa ano sana doon sa Wanted Sweetheart. Ganyan talaga malamig Sige. Gusto niya maghanap ng lalaki na makakasama niya habang buhay. Wanted Sweetheart daw ka mo. Sweetheart? Wala pang sweetheart? Pero asawa meron? Asawa po. Hiwalay na po for 7 years. Nung sa Jordan Park po ako. Nangapit bahay. Ganon talaga ang buhay. Tagal to. Ilang taon nang hindi naka... ng Pinoy. 7 years na po. Nang Pinoy ha? Pero yung itik, kailan huli? Bawal po yun. Ay. Bisan lang, wait a DJ. Kung may respeto bala, hindi bala basta-basta. Bakit naman? Bakit? Diba, once nagka-boyfriend ka ng itik, wala kang respeto sa sarili mo? Kahit na, no? Sinong sabi? Marami nag-asawa ng itik na successful, no? Yung pangarap nila natupad. Tapos naging masaya sila. Sila yun. Hindi naman ako. Hindi mo masabing wala kang respeto sa sarili mo pag nag-asawa ka ng tawag diyan, ng itik. Pwede Pinoy. Sa mga lalaki dyan, marami nagko-comment ng mga babae, wala rin boyfriend. Ikaw wala ka rin boyfriends, no? 7 taon na yung nakaraan.
Yes. Tagal, tagal. Focus sa mga anak, magulang, ganun talaga. Mm-hmm. Diba? Yeah. Sa mga anak, ganyan. Pero yan, hindi mo... Oh. Pero yan, hindi mo inaano, hindi ka nakapokus. Hayaan mo lang dyan, makapag-antay naman yan. Ba? Malay mo, ngayon na, oh, diba? After 7 years? Na, oh, sa, ano, sa Singapore, gano? Diba? Ay, pumunta, yes. Pumunta ka ba nung event doon? Hindi. Best friend ko po, DJ, tagarampan niyo po sa OFW Emotion. Best friend mo sa garampa sa OFW Emotion sa Singapore. E dami-daming rumampa. Yes. Sobrang dami ng rumampa na, rumampa na yon. Sino best friend mo doon? Yung number 14. Number 14? Mm. Sino yung number 14 na yun man? Si Helen, si Koya, yung totoong pangalan niya. Tapos ano mukha? Ay, siyempre maganda katulad ko. Hindi, maliit siyang babae. Grabe siya. Maliit na babae yon. O, tingnan mo. Sabi mo kanina, magagandang ilongga. Tapos ngayon, sabihin ko maganda katulad ko, ganyan ka. Hindi, sinabi ko lang naman kanina, nagtanong ako kung maganda yung mga ilongga. Di ko sinabing maganda yung ilongga, no, klase. Grabe siyang tindi mo. Sinabi ko lang kung mga ilongga ba magaganda. Magaganda ba yung mga ilongga? Sabi ko, hindi lahat ng ilongga magaganda, pero magagwapo ka tulad mo. O, diba? Totoo naman eh. Oh, may maniwala ako dito. Oo naman. Pero doon sa event na yun, diba, marami mga itik doon sa labas. Di nakapasok. Wala kang boyfriend doon. Kasi ako, hindi kasi DJ ako kasi once a month lang yung day off ko, gawa ka ng trabaho ko. Siguro, ganun talaga. Focus sa trabaho, anak, pamilya, ganun. Ang layo ng sagot mo. Sabi ko, wala kang boyfriend doon sa itik sa labas ng katambay doon sa event. Wala nga! Bawal! Ayoko! Bawal daw! Bawal! Sino sabing bawal? Ako! Bawal nga! Bawal! Bawal ang itik! Stricto yung amo ko. Well, bakit amo mo ba yung magbo-boyfriend ng itik? Hindi naman ikaw na lang. O siyempre! Ano niya yun? Ang malalaman niya yun, di ba? Tago mo. Ay! Alam mo, DJ, mas maganda talaga yung honest. Diba? Gano ka na ba katagal dyan sa amo mo sa may Singapore at honest ka sa amo mo? 5 years na po ako dito sa kanila. 2 years pa ako sa Jordan dati. O, tagal, no? Wow. May loyalty award. Mm. May loyalty award ka sa mga amo mo? May bonus ka ba? Wala. May bonus ka? Hindi ko alam. Pero mas maganda talaga yung honest ka, di ba? Kasi yung trust nila hindi mawawala sa'yo. Sige. Oo. Oh. Sige. Diba? Ikwento mo sa amin yung kwento mo. Bakit ka naging single mom? Dali. Ganito yun. 28 years old pa lang ako nung unang nag-abroad, papuntang Jordan. Gawa ng kanang kahirapan. Dalawa yung anak ko. Teka lang. 36 ka ngayon, no? 36 ka. Tapos, sa edad mo na 36, ilang taon ka nag-asawa? I'm 22 lang po. 22? Sa edad mo na 22, yes. Nag-asawa ka na. Yo, mister mo, ilang taon si mister mo? Ano po, DJ? Pila na katuig? Or ilang taon si mister nung ikaw 22? Eh, 23 siya. Isang taon lang po yung gap namin. Isang taon yung pagitan. Tapos, nag-asawa kayo, kinasal kayong dalawa, okay na may pagsasama ninyo? Ganun. Okay naman po. Nung magkasama pa kami, okay naman. As in, trabaho, bahay, ganun-ganun lang siya. So, may tiwala naman ako sa kanya kasi iniwan ko yung bunso ko is 1 year old pa lang. Ano ba kasi gawa nga na... Ano ba trabaho ni mister mo? Sa Dizon Farm po. Chikar po siya sa Dizon Farm dati. Dizon Farm. Tapos, dito kayo nag-stay sa Manila, kumbaga. Oo. Diyan kami nag-stay sa Taguig for 8 years. Sa 8 years dito kayo sa Taguig. Tapos?
Tapos ganon, gawa ng kahirapan, syempre nangungubahan, hirap sa buhay. So nagplano kami na, sige mag-a-abroad mo na ako for 2 years, gawa ng kahit na makakuha man lang ng sandatera na bahay, di ba? At least kahit papaano, makatulong. Yes. So iniwan ko po yung bunso ko, 1 year old ba lang, doon sa lola niya, sa side ng papa nila. Habang ako busy-busy doon po sa Jordan, siyempre, ang isip ko naman, busy-busy siya sa trabaho, yun pala, busy-busy na sa kanlungan ng iba. Di ba? Ano yun? Iniiwan mo siya dito sa Pilipinas? Nagtatrabaho pa rin siya sa may Dizon Farm? Opo. Uh-huh. Nagtatrabaho po siya. Yung mga bata, iniwan ko po doon sa lola nila, sa mama niya, sa lola niya sa Mindanao, sa Osamis. Ah, sa Osamis yung asawa mo. Oh, okay. So, tapos, yung mga anak ko sa Osamis, yung asawa ko na sa Manila na iwan kasi nagtatrabaho nga siya. Ang ano kasi namin, plano is magtulungan. Magtulungan kami para makapagpundar, ganun. Yan naman talaga yung purpose bakit tayo nag-abroad. Ngayon nga lang, sa masamang palad, gaano katagal yung pagtrabaho mo sa Jordan? Nung nalaman mo si mister mo ng kapitbahay? Ano na yun eh, magto 2 years malapit na ako ha. Malapit, 3 months na lang uuwi na ako. Matatapos ko na yung kontrata ko. Tapos biglang... Paano mo nalaman? kasi nga, hindi pa ako marunong nung Facebook. So, ginawaan ako ng Facebook nung kapatid niya na nasa Jordan. Nung time na yun... Nung nag-umpisa na ako ng Facebook, doon ko po nakita na mga post na nila nung babae na palagi na po sila sa Padis. Ang gawa po nila, ang pera na pinapadala ko buwan-buwan, pinawaldas niya pala. As in, ako nga. Eh bakit nagpapadala ka ng pera buwan-buwan? Ang tanong, yung anak mo ando naman sa mga magulang niya sa may Osamis. Siya naman may trabaho naman dito. Bakit ka nagpapadala sa kanya ng pera? Kasi ganito nga yung usapan namin. Kasi sa Jordan kasi hindi ako makahawak ng pera. Alam mo naman yun, stricto doon. Ang amo ko ang nagpapadala sa kanya. At siya naman nagpapadala ng allowance doon sa mga bata. Yun ganon lang. Yung sitwasyon namin. Yun lang. Pero so, nakita mo doon sa picture na yun, doon sa may party, sila nag-pagkasama ng babae, ganyan? Yes. At ang matindi pa doon, nakakanlong pa sa kanya yung babae at naghahalikan pa sila. Diba? Yung ganong mga eksena, picturean nila tapos ipost sa Facebook? Yes po. Ganon po DJ. At nang time na yon, as in lubog na lubog pa ako. As in, alam mo yung pakiramdam na parang sinakluban ka ng langit at lupa. Pero, parang gusto mo ng... Pero hindi mo tinanong si mister mo, anong kinausap mo? Hindi mo tinanong si mister mo, baka kumandong lang yung babae na yon o baka may halikan challenge lang silang party? Hindi po, kinumpronta ko po siya, pati nga kapatid niya tumulong po sa akin, pati nga yung employer ko. Yes. Naiiyak ako. E tapos, ang ano nga saan niya sa akin, hindi wag mo akong paiyakin. Ang ano po niya sa akin is, hindi daw niya kinaya na malayo ako. Uh-huh. Kaya ganun daw ang nangyari. Nakahanap daw siya ng ano sa iba. Kasi malamig daw ang panahon sa gabi, wala siyang kayakap. So, ibig sabihin, 3 months sila bago ka babalik dito sa Pilipinas. Pero matagal na sila nito babae, itong girlfriend niya? Hindi po. Ganun din po. Mga siguro mga 5 months sila. Ganun po. Tapos hindi, tinaray ko nung nakauwi pa ako ng Pinas kasi magkasama din kami ng kapatid niya umuwi ng Pinas. Tinaray ko pa rin i-survive po yun. Pinupuntahan ko po siya sa, kasi nung sa inuupahan naming bahay, umalis na siya. Naupahan na sila ng sarili ng babae. Nagsama sila. Tapos, in short, nagsama talaga sila. Yes, nagsama talaga sila. Pero ang gawa ko po is, pinupuntahan ko siya sa trabaho niya. Gusto ko siyang kausapin. Teka lang. Pero ang ginagawa po niya. Kasado po ba kayo ni mister mo o hindi? Kasal po. Kasal, yun lang. Sa pare o sa ano? Simbahan. Pare po, simbahan. Sa probinsya kayo kinasal? Opo, doon sa kanila. Sa tapos, yung babae na yun, ano yung trabaho na babae? Bakit sa parties niya, sa lagi sila nakikita? O doon sa picture? Hindi, OFW din po yun sa Malaysia. So, umuwi po yung babae sa Pinas. Nagkita po sila, nagsama po sila. Pero hindi alam ng babae na ganito may asawa, si Mr. Ma? May asawa?
nga po, mas matapang pa nga yung babae kisa sa akin. Sinasabihan pa nga ako na basura daw ako. Kahit kailan, hindi daw ako dadaputin ng mister ko. Ganun po siya katapang. At ang babae pa yun, DJ ha, apat ang anak, iba-iba ang tatay. Ganun po katindi. Kaya basura tingin sa'yo, ganyan. Kasi ikaw, isa lang yung naging lalaki mo, siya marami. Ganun siguro. Kaya, siguro nga po. So, ngayon, nagsama silang dalawa. Ibig sabihin, nauna pa si Mr. maghanap ng maggawa ng Facebook kaysa sa'yo? Opo, hindi ko po yun alam kasi nga, focus nga ako sa trabaho sa Jordan, walang kaalam-alam, ganun, focus po, ganun. Meron na po siya, may mga account na po sila ng babae, marami na po silang account. Nung naka-open po ako ng account, ginawaan nga ako ng kapatid niya, doon ko na po nakita na marami na po silang post. Kasi 2 months na po naka-uwi yung babae ng Pilipinas galing Malaysia po. Sino itong babae sa may Malaysia? Ay, OFW din sa may Malaysia, itong babae. Yes po, OFW sa Malaysia dati. Tapos yung umuwi siya ng Pinas, nagsama sila. Tapos, ayun, sinurvive ko rin po. Inano ko yung pride ko, umuwi ako ng Pinas, kinausap ko siya. Tapos yun, halos lumuhod pa po ako, DJ ha. Halos lumuhod pa ako sa kanya. Kasi ang gusto ko naman is, hindi masira yung pamilya namin, di ba? Opo. Tapos ang sabi ko sa kanya na, wag niya kaming iwan ng mga anak ko kasi nga gawa ko ng ayoko ng broken family. Pero dalawa na yung anak niyo, no? Dalawa na yung anak ninyo noon. Dalawa po. Dalawa po, babae tsaka lalaki po. So tapos, so nung lumuhod-luhod yun sa kanya, ano sabi niya? Wala po. Sabi pa niya sa akin, binantaan pa niya ako na wag daw po ako magpapakita doon sa babae at baka patayin daw po ako. Ng babae? Ganon sila katapang. Tapang opo. Nun. Ganon po sila katapang. As in, ganon sila katapang. Sobrang liit ng tingin nila sa akin nung time na yun, DJ. Sobrang liit talaga. So ngayon, ano kinat na nun? Ngayon, nung time na yun, DJ, sa totoo lang, para akong, alam mo yung wala kang mapupuntahan. Ayoko umiyak. Alam mo yung wala kang mapupuntahan kung saan-saan ako nakikitulog, kung saan-saan ako pumupunta, ganun. Ayoko kasi umiyak. Kasi ang hirap na lahat ng pera ko, binigay ko sa kanya, wala akong naipon. As in, wala. As in, zero talaga. Ano yung naipon da ni Mr. mo? Kapag-uwi mo? Wala nga. As in, wala. Tapos nalaman ko pa doon sa supervisor niya sa Dison Farm na lubog daw siya sa utang. Gawa nga ng palagi nga sila sa padis, inom dito, inom doon, disco dito, disco doon, ganun. So, ang ginawa ko naman po, as in, nagsikap ako kung saan-saan na lang ako, as in, nagtitindera sa tindahan, sa mga kaibigan ko, nakikiusap, makitulog, ganun-ganun po. As in, sobrang, ang hirap, as in, so, siguro yun ang nag-ano sa akin na, hindi na talaga ako naghanap ng iba siguro. As in yung naranasan ko. Kumbaga, kasi wala na ka ng bahay na dinatna, no? Pagdating mo galing sa may... Wala Jordan. Na, wala. As in wala na talaga. Lupit, no? Tapos hindi siya humingi ng sorry sa'yo. Ganito, sorry, my love, so sweet, yun. Wala. Hindi nga, ako pa nga po ang naghabol sa kanya nung time na yun. Kasi ayoko masira yung pamilya namin. Ako pa ang naghahabol sa kanya. Siya na ang may kasalanan, ako pa po ang naghabol. Baka may pinakain ganyan. yung babae doon yung mister mo kaya gano'n? Ano kaya pinakain doon? Yun ang pang hindi ko alam. Siguro nga po may siguro mas magaling, 'di ba? Kasi iba ikaw ba naman apat yung anak mo iba-ibang tatay, hindi ka pa ba experience siya doon ng gano'n? Eh, dapat kasi pag-aralan mo din para hindi kayo iwan. Ganun ba yun? Pero hindi kaya iwanan ni Mr. Pero, kaya nga siguro yun ang sinasabi nga nila na hanggang ngayon, for 8 years, bakit hindi ako naghahanap? Siguro, andun na lang siguro yung point na nag-focus na lang ako hanggang sa makapagpundar po ako ngayon. At least so, ngayon, DJ, siya na ang naghahabol. Diba? So, gaano katagal ikaw nag-stay dito sa Metro Manila bago ka ulit nagpunta ng abroad? Mga 3 months. Three months. Kasi naka-uwi ako ng August. Nakapunta po ako dito sa Singapore ng November na po. Ganun po. So ngayon nakapunta. Tapos para kang... Diyan ka na pumunta sa Singapore ka na kagad pumunta nung umalis ka dito.
Opo, kasi sa awa ng Diyos naman, pag mabait ka talaga, marami namang taong tumutulong sa iyo. So tinulungan po ako ng pinsan ko na makarating po dito. Uh-huh. So ibig sabihin mabait. Sila, mabait ka pala, ganoon. Siguro nga po. Siyempre, kung hindi ka naman mabait, DJ, wala namang mga kaibigan mo na, uy, dito ka muna, di ba? Dito ka muna matulog, dito ka muna magstay. So, siyempre, ang pinapaste ka ng tao, siyempre, hindi naman pwede na tulog-tulog ka lang, di ba? Siyempre, andun na yung maglalaba ka, maglilinis sa bahay nila, magluluto, di ba? Ganun talaga. Hindi mo talaga siningil si Mr. mo na dito, kahit 100,000 o 50,000 lang, ibigay mo sa akin, kailangan ko ngayon, wala akong pagtuluyan, ganyan, wala. Talaga. Wala talaga as in DJ. Sila pa nga yun sabi ko nga, diba? Sinabi niya sa akin na wag daw akong lalapit sa kanila kasi baka patayin daw ako ng babae. Ganun po sila katapang. Ano ba? Ano yung probinsya ng babae? Sobrang tapang naman nun? Jinsan po. Ah, sa Jinsan? Taga-Jinsan po. Taga-Jinsan po. At in sobra. Oh. So ngayon, mabuti hindi mo pinablatter o hindi mo sinumbong sa... Ano? Hindi, nagpunta po ako ng barangay noon. Gusto ko rin po silang anuhin. Pero ang sabi ng barangay sa akin is mahabang proseso po. Kailangan po pumunta sa ganito, ganito. So ang intention ko na lang po, TJ, na makaalis po ako agad. So nag-focus na lang po ako sa siyempre, pagpupunta ka ng Singapore, may TESDA, may OWA, kailangan nakafocus po kasi may exam po. Hindi po pwede na mag-ano po ako. So nag-focus na lang po ako sa awa ng Diyos. Nakarating po ako dito. 4 months salary deduction, DG. Ang allowance ko, $50 lang a month. Yun pa ang pinapadala ko sa mga anak ko kasi hindi po siya nagpapadala. Naubos talaga yung pera niya. Hindi siya nagpapadala. Oh. Ganun po. Diba? So naka-survive ka, no? So yes po. Isang amo ko lang mula pagdating mo diyan. Yes po, isang amo lang po sila. Kaya nga sabi ko, yung mas maganda po kasi dito yung honest ka kasi yung trust ng amo talaga as in, yun ang mahalaga. So ibig sabihin ma-honest ka. Honest talaga siguro. Spell honest. Nawala. Spell honest. Ay, H-O-N-E-S-T po. Ay, mali. Honest nga, di ba? Ano? Honest. A-N-E-S-T. Honest. Ganun po yun? Honest nga, di ba? Honest. 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 Palakpakan nyo naman, honest si ate, honest. Ganyan talaga. Ngayon, sabi mo, nagpaparamdam si mister, siya na daw nag-gabol sa'yo, sabi mo? Yes, yes po, Daisy. Ano? Yan na po ngayon. As in, siyempre, sa focus ko po, sa awa ng Diyos po, sa 5 years ko po rito, as in, hindi naman sa nakapagpatayo po ako ng bahay, wow. Nakapagpundar pa ako kahit papaano. Wow. I'm single, ma'am. May dalawang anak, may magulang na sustentuhan, ganun. Pero doon niya nakita kung gaano po ako ka. Ano po talaga. So ngayon nagpatayo ng bahay mo sa probinsya, saan? Sa ILO, doon ka nagpatayo? Yes po. Oh, gaano magulang ko po yung nakatira doon. Oh. Ilang hektarya yung bahay mo doon? Laki ah! Maliit lang po siya. Dalawang pulupog lang yun. Maliit lang po siya. Ano lang po? Maliit. Sakto lang. Maliit pa yung dalawang palapag. Grabe ko naman. Sakto lang po. Hindi naman po as in malaki-malaki. As in dalawang kwarto lang po sa taas. Tapos sa baba. Ganun lang po. Sakto lang po sa magulang ko. Kasi yung mga anak ko, nandun pa po sila doon sa side ng ng papa nila kasi doon sila nag-aaral. Pero kukunin mo na rin pag sakali. Yes. And then next year po, ilalipat na po sila kasi senior high na po yung panganay po. Ilalipat na po sila. Pero mabuti yung mga anak mo, hindi naman nagtatampo sa'yo o medyo distansya sa'yo, ganyan. Hindi po, DJ, sa awa ng Diyos po, sa araw-araw na siyempre chat-chat namin, pinapaintindi ko naman po kung bakit ako nandito at nalaman naman po nila kung ano yung sitwasyon namin. Si Mr. mo ngayon, dito pa rin sa Metro Manila, magkasama pa rin sila ng babae? Ang
hindi na po. Kasi yung babae po, pagkatapos ng after 2 years yata, nag-asawa na rin po yung babae ng iba. Ganon po, iniwan din po siya ngayon. O, diba? Ganon ka sa club. Kaya ang kaya sabihan, diba? Karma is real. Babalik at babalik sa'yo. Kaya gusto ni Mr. Diba? Kaya gusto ni Mr. mo na makipagbalikan sana sa'yo, ganyan. Wala na talaga? Ayaw mo na? Wala na po, DJ. As in, wala na po talaga. As in, wala na kaming communication. Minsan nagtatanong po ako sa mga bata kung nagpapadala po yung papa nila. Ang sabi ng anak ko is wala na po. Nagtatambay na lang po yung papa daw nila. Nandoon daw minsan sa kanila, sa lola niya, minsan nasa Cagayan po. Parang ano na lang po siya, pulubi po na palipat-lipat ng lugar. Wala po siyang ano, wala po siyang matinong trabaho, ganun. Okay. Pero ayaw mo na talaga makipagbalikan sa kanya, baka may second chance pa o third times. Ayoko na po talaga as in DJ. Kahit okay na po siguro na ganito ako. Ayoko na po talaga. No, okay na kahit paano, walang sakit ng ulo, no. Magagawa mo yung gusto mong gawin. Makapag-boyfriend ka ng itik diyan, aus na, no. Oh, malay mo di ba makahanap ako ng second man. Hindi natin alam. O di ba? O, akala ko isang itik doon, boyfriend mo doon sa labas nung lumabas ako doon sa venue eh. Oh! DJ, hindi naman po yun. Akala ko boyfriend mo yung isa doon na itik sa labas. Itik? Anong klaseng itik, DJ? Manok. Yung lumilipad doon. Yung lumilipad doon, yung lumalakad. Pero hindi mo nasubukan mag-boyfriend. Hindi mo nasubukan magmahal ng itik. Ay, hindi po. As in, hindi ko po alam. Siguro mas maganda na po yung Pinoy siguro as in sa mga itik-itik. Kasi mostly sa mga itik dito, DJ, hindi naman po honesty. Diba? Marami naman po nangyayari mga Pinay dito. Sa 5 years ko ba naman dito sa Singapore, marami na rin po ako nalalaman. Diba? Anong nalalaman mo na hindi namin alam, Abir? O, siyempre, tulad niyan. May itik, may boyfriend siyang itik. Yung pala, hindi niya alam. Yung itik pala, may isang girlfriend din yun na kapwa, Pinay din pala hanggang sa magkasalubong na sila, away-away na, ganun. Diba? Ang gulo ng buhay. Ah, ganun pala yun. Ah. Oo, ganun talaga yun. Ay, yung mga itik, hindi honest ha? Hindi lahat? Lahat ba talaga, ganun? Eh, di ko rin alam, pero siguro mostly talaga sa nalalaman ko. Yung mga pugi, yung mga itik. Kasi siyempre, ma. Pugi yung mga itik. Ha? Pugi yung mga itik, yung pinag-agawan eh. Eh, sila yun. Oh. Kaya yun nga eh, di ba? Pinag-aagawan nga ng mga Pinay. Kaya nga sabi ko sa iyo, sa isang itik, may girlfriend dito, may girlfriend doon. Tapos pag nagkakasalubong na, o di anong nangyayari? Nag-aaway, di ang gulo ng buhay. Wala kasi gaano mga Pinoy dyan, lalaking mga Pilipino, no? Kunti lang, no? Wala. Kunti lang po. Kaya marami. Mabilang sa kamay lang. Kaya marami. Mostly talaga itik. Oh, itik, oh. Kasi kung hindi lalaki, tumboy, no? Maraming tumboy dyan. Ay, marami din po. Sige, kumpare. Boyfriend din lang po sila ng ganun. Oh, at least hindi mabuntis, no? Ay, DJ, hindi naman yun masarap siguro, di ba? Kasi maliit. Ano hindi masarap? Naka-adjustable yan, day. Oh, pwede mga mili. Isa, pangalawa. Ano gusto mo? Ganito ka lang, eh. Rin yung buo. Isa, dalawa, tatlo, o. Kasi hindi mo nga na... Palapad yan eh. Iba pa rin yung buo eh, o. Ito na lang, buong buo to. Ay, grabe ka. DJ, hanggang saan? Hanggang dito? Kita bulbul sa kilikili mo. Oy, maputi yan. Grabe siya. Diba? Ganun talaga. Maraming itik dito, lalo na sa amin dito, mostly sa mga trabahante dito, itik sa baba, mga tagalinis. Depende naman. Yung mga itik dyan, trabaho nila, naglilinis, ganyan? Oo, kasi condominium kami. Kondo kami, mga tagalinis na mga itik. Kasi sila yung mga nagtatrabaho, no? Kita mo sa hotel nga, puro, sa hotel, puro mga nakikita mo, mga ano nila, itik to.
Kasi maraming 80 kasi ang ano, ang sabi din naman ng amo ko, mas mura daw kasi ang sahod ng 80 kaysa sa mga Pinoy, kaya mostly talaga dito is kinuha nila is 80 na lang talaga. Chismosa lang ako, di ba? Swerte ng mga 80. Ganun kami ka close. Ganun kami ka close. Ganun kami ka close. Subukan mo kasi magmahal ng itik, wala namang problema. Doon na, siyempre, ikaw kasi. O, tingin mo kaya, oh, tumatagal yung mga babae, pinag-aawayan kaya nila yung mga itik kung hindi sila, o, oh, kung hindi masarap yung itik. Oh. Tingin mo kaya, nag-aaway nga yung mga babae sa itik, di ba? So, ibig sabihin, masarap yung itik. Hindi ko po masabi yan. Hindi ko rin masasagot kasi nga hindi ko pa natitikman. Kaya nga tikman mo. Try. Oh, bakit di ka pa nakakain ng itik? Masarap yung itik pag ginawa mong ano ah? Adobo? Eh kasi Gigi naman, mostly naman sa mga itik eh. Hindi naliligo. Dali lang yan, paliguan mo lang eh. Hindi kasi naman, syempre, diba? Eh, di iba, ko... iba pa rin yung amoy ng Pinoy. Ang Pinay talaga, as in, mabango. Eh, ma-immune ka rin yan. Sa una lang mahirap. Kasunod yan, hanapin mo na yung amoy. Ganon ba yun? Oh, syempre. Bakit nga, ang tanong nga, bakit pinag-aawayan, pinagkaguluhan yung itik ng mga babae? Kung hindi masarap. Oh. Yan. Yan ang malaki. Yung hindi ko rin masasagot kasi hindi ko pa nga natitikman, oh. Masasagot ko yan kung matitikman ko na. Tikman mo na. Bukas. Agad. Pagbaba mo diyan sa kondo, pagbaba mo diyan sa kondo mamaya, may mga tumatambay diyan sa baba ng mga itik, yan. Tambay ka doon. Saan ka babanda sa may ano sa Singapore? Dito po sa Amber Road, 21 Amber Road, King's Mansion. Wow. Sa Parkway Parade. Oh, grabe, King Mansion yun ah, King Mansion. Yes, King's Mansion po. Wow. Ano yung amo mo, King? Itik po. Kaya nga sabi ko sa iyo, 'di ba? Pero hindi, ano sila, white Indian sila, hindi sila as in, ano. Kasi sa parang tayo rin niya na Pinoy eh, may ano din sila tulad ng Muslim, Christian, iba-ibang ano din sila. So sila is white Indian po sila. Professional sila, hindi naman sila. Nagkikita ko yun mga white Indian. Kasi sa damang gani, di ba, kita mo damang, gampang ka sang damang sa una, wala rin. Gampang eh. May ara. Pag-uha sa damang. May ara. Damang nga puti. May ara man nga brown. Ang puti nga na amo na lang Indian nga puti. Pero talawan ba? talawan? Yung takot? Matakutin? Ganun ba yun? Mm-mm. Iba't ito sa akin ang tatapang? Nang amoy. Joke. hindi naman. Depende naman siguro dito. Sila kasi as in professional. As in, siyempre palagi sa office. Yan, lahat naman tayo. Lahat naman yung pagkakaiba. Hindi mo masabing ganitong lahi. Yan, mabait yan. Ganitong lahi. Malambing yan. Eh, iba. Bawat lahi may kanya-kanyang pag-ugali. Yan, depende po yan sa tao. Alam mo yan. Oo. Tama. Ganun talaga. Pag ikaw marunong ka makisama kasi sa tao, marunong din sila sa'yo. Pag ikaw naman, ano, siyempre brutal din sila sa'yo. Ganun talaga. Oh. Diba? Ganun sige. Talaga. Sige, ma'am. Thank you sa pag-share ng love line. Si Ibelina. Sige, ma'am. Sige, Deji. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye. Ah, wala. Patayin mo na. Okay. DJ. Chill. Remix. The
first ever Miss OFW Emotion Malaysia live at Arena Star Hotel December 1, 2019 from 10 a.m. to 5 p.m. Miss OFW Emotion Malaysia is brought to us by OFW Emotion Malaysia live at Arena Star Hotel December 1, 2019 from 10 a.m. to 5 p.m. Miss OFW Emotion Malaysia. See you there. Oras sa may Pilipinas, Philippine Standard Time, exacto alas 12:09 oras sa may Pilipinas. Mayong aga. Abian Mujer. Sa may linya, caller po natin. Wala po sa may Jada, 39-year-old.